แล้วใครได้ที่เคยทำอะไรมีชนะอย่างรักหลังไอ้ตรงนั้นก็ไอ้เทคเอาท์นั้นจะเห็นน้าบังเกอร์นั่นแม่รุ่งทั้งเฟรนที่นี่ไปยาอันอัพเองเลยจะมีซูเปอร์ซูเปอร์ฟรัชโอเคตอนก็มาไปนี่ตัวเองใน10 minutesก็แล้วก็จะโอนแล้วก็มาสินะยังเป็นอัตเตอร์อัตโต้ so in case นะก็มาดูวิธีสักหน่อยก็ได้ทำเยอะเลยดิปโล so guys ก็อินพุตไปยัง beef guys beef guys sa Yosenai yaPasensya na pinigang pwedeng mamagali. Life of our gumit ang life dito sa amin. Mamagali talaga. Iwan akong eksaktong magsasara yung pintuan ng bus, hindi na ako nakita ng driver. Ang frequency ng bus is 25 minutes. Maganda ako ng 25 minutes. Merong apps ng ano, ng bus dito sa Hong Kong. Ito Pinkin, meron pang 16 minutes 16 minutes to go. Ayan, hindi ko na kailangan kumadali, enough time tama na may oras. Okay, masyadong makahuso oras. Sabi kong kainin tong itlog. Yung itlog nila parang half cooked. Sorry ah, hindi mahinhin sa mga ano. So meron pang 16 minutes yung bus ko. Ang buhay dito eh. Napaka-stress ba? Hindi naman siguro lahat, pero isa ako sa kulang-kulang sa oras dahil
trabajo, com o seu trabalho. Eu não trabalho sa umaga, mga isang oras, isang place. Ako, ilipat ako sa ibang place. 30 minutes yung transport, 45 minutes yung pagtatrabaho. Tapos, away ako sa bahay. So, meron akong light. 45 minutes to na mag-transport ako sa bahay. So, mga 11 na ako marating. 11 something na, lalo na ngayon kasi hindi ko nakasap yung mas maagang schedule. Tapos, 12:30, ako'y mag-prepare ulit. Dahil 1, lalabas ako. Ang pasok ko ng hapon, alas 2. Alas 2 hanggang gabi na yan. Meron naman akong break na yung post ko kasi 6 p.m. So pwede akong kakain tapos mag-transport papunta sa evening work. Yung sa gabi, anytime after 6 kasi may mga susi ako. Yun yung trabaho ko, maglinis ng mga opisina. Part-time lahat. Kinuha ko, marami akong kinuha mga part-time kasi tinanggap ko kasi wala naman akong ginagawa, kaya ko naman. Siyempre, kailangan ng bulsa. Wala ko sa pera. Kaya wala rin lang naman akong ginagawa. Tinanggap ko yung mga part-time. Pag-usam kasi na opisina, kung lilipat, tapos malayo na, yun, mawawala. Kaya okay lang matanggapin kasi hindi mo naman alam kung magugustuhan kang mag-long term. Tapos kung kaya lilipat, kaya hindi mo magustuhan. Katulad yan, ngayong end of April, yung sa kong trabaho, lilipat, malayo-layo na, kaya hindi ko na siya matrabaho. So since meron pang ayan yung nakalagay, meron pang 11 minutes to go. Pwede akong upo muna. Tapay niya. Upo muna para hindi naman masyadong pagod. Nakaka-stress. Okay nga ang sakot. Okay nga ang sakot. Kaso, dalat din ng ano eh. Dalat din ng ginagastos. Kung matanggap yung sahod, malaki-laki convert mo sa peso. Kaya lang.
pag siyempre dito ka, yung daily na expenses mo, katulad ng transport, pagkain, kung ano-ano pa dyan, dollar yun. Kaya maraming natatanggal. I mean, hindi ganun kalaki na yung net mo sa isang buwan. Yung pagkain pa ay hindi naman libre. Matipid naman kami sa pagkain. Hindi kami nagluluto sa bahay. Bihira ko yung nagluto ng family, ano ba? Yung family, talagang yung luto na pamilya, yung kayong kakain, yun o. Kasi may kanya-kanya naman kami mga trabaho. Katulad ko, bihira din akong kumakain sa labas. Yung breakfast ko at saka lunch ko, minsan na yun. Kasi hindi naman talaga ako gutom. Tapos sa gabi, hindi yun ako bumibili. Meron may mga takeaway na mumurahin din. Kasi ang ano ko, ang schedule ko medyo tight. Kung yung saka yung eksakto dun sa off ng mga nag-uopisina. Kung kakain pa ako ng yung pag-off ko ng 6, tapos kakain muna ako bago ako sasakay papunta sa isa kong trabaho, matraffic na. Kasi yun nga ang mga off ng mga nag-uopisina. So ang ginagawa ko, take out, sakay agad. Kasi pwede naman akong magtambay at kakain sa mga yung sa opisina na aking pinagtatrabahuhan. At saka minsan, hindi natin akong bumibili. Tipid. Kasi pagdating ko doon, may mga prutas. Saka laging may lagi sila nagtitake out ng mga merienda. Mga cakes, ganun, mga tinapay. Pero lagi may prutas. Kaya, minsan din natin ako nagtitake out at kumakain. Kasi pagdating ko doon, marami naman. Open naman. Hindi naman sarang hihinayak ako. Pero kakain at kakain din lang naman ako. Lalo na itong mga cake at mga ano, mga bread, mga ano yung mga ang leftover nila, minemesis na sa akin na take it away or just throw it. Ganun, kaya instead na bibili ako ng dinner, hindi na ako bumibili. Anyway, nakakukwento. Meron pa tayong 6 minutes to go. Ganda talaga itong apps ng KM, ng bus dito sa mga. Nakikita mo yung schedule para aware ka. Hindi ka mali. Kasi kanina, hindi ko talaga tinignan. Yung nakalimutan ko yung walk sa tram, dapat bilis na nilangan. Ayun. Alam, sarat. Yung pagsara talaga ng pintuan ng bus. Hindi ko talaga nahabol. Nahabol ko yung bunso. Nang hirayang ako. Pero okay lang, sarin din ng mga dahil eto, pwede lang makapahinga at kakain. Kasi pag atin ko sa bahay, kakain naman ako. Kailangan ko magluto o kaya kailangan ko maghanap ng makain. Kasi di ba, breakfast. Okay, guys. We have 5 minutes to go. So, let's go. Tara sa, punta tayo sa my bus stop. Okay. So, ito yung sa kinainang restaurant. Yosenaya Japanese. Mostly ang ano nila dito yung beef. Ay, nakalimutan ko palang ano kumain ng ano ng ginger. So dito tayo sa Central. Yan, ito yung sa Central. So yan. Ito po. Maraming mga Pilipina. Kasi dito ang
location kung saan mag-remit, bibili ng mga Philippine product. Matatawag na central, siyempre narito na lahat. Marami tayo mapapuan ng yun tayo sa Douglas Street, eksakto dun sa, eksakto sa bus stop na aking pagkantayan. Bus stop na papunta sa bahay. Bawal ang manigirilyo sa loob ng mga mall, sa mga sa loob ng opisina. Kaya kung kaya meron place na yan, para sa mga manigirilyo naman. So, dito tayo. Ayan. Dustbox Road Central. Okay. Dito ako mag-antay ng bus. Yun, may dalawang nakapina. Hindi ko ma-minus yung bus na yun. Kasi talagang on schedule. Dahil ako'y ayan. 3 minutes to go. 3 minutes to go yung sa ito. So, mayroon tayong 3 minutes to go. Ayan. Ito guys, ang matatawag na central. Ayan po. CK siguro pangalan niya. Pero yung 115. Wala. Oo, gawa yun eh. 115.0. Two minutes to go. Parking, bawal mag-grab, ano, gano'n. Kaso, wala talagang space yung mga cargatorya. Kaya kahit bawal, pwede itong yellow line, kahit bawal, yan na lang sila nakikipan. Kasi yung pag-deliver, bahala na kung sila matikitan. Yan. Malayo-layo din kasi yung stop light doon sa dulo. At saka doon sa dulo, kaya ang mga tao dito sa gitna, siyempre nagmamadali. Ayan. Diyan na sila nagko-crossing. Yun, tignan nyo yung lalaki. Marami rin nag-discrush na yung nagmamadali. Konting ingat. Okay, so meron pa tayo. Alright, narin ang aking bus. Happy. Ito naman isang truck ko. Parking mo na dito. Hindi namin makikita yung pagdating ng aming yung bus. Don't forget to subscribe.